Yo, mga kapatid! Kamusta po? Magandang araw po, magandang hapon, magandang umaga po sa atin lahat. Kung saan man po tayo naroon muli, samahan niyo po akong mamintas ng may order po tayo na ilang kilo lamang naman po na talong. So, ito na po yung ating talong na Fortuner F1 na binagyo na medyo napaparecover na lang natin. Unang-una po, kahit medyo may namamatay itong yun nga pong natutuyo yung sanga, so yung pagkabomba po natin ng fungicide eh medyo nawala naman po yung panunuyo na niya, kumbaga na na-control natin, so pasalamat tayo doon. At syempre ayun, yung iba naman po na nakahiga pa na hindi ko natayo kasi po nagsample po talaga ako dyan ng itinayo natin nung pamula pagkabagyo. Ang nangyari po noon eh pagkainit po niya ay agad po itong nanilaw. So anong nangyari po noon, hininto ko na lamang po at ako'y nag-alala kasi nga po sayang naman kung iibuin ko pa yung puno. So ang ginawa ko na lang po talaga ay hinayaan ko nakadapa. So nung nakailang linggo na po, 2 linggo, tinignan ko po talaga kung alin po dito yung buhay na puno. Yung mga hindi na nalalanta. Saka ko po ngayon, so parang ngayon lang pong araw na ito, ngayon ko lang po siya nakita na okay pa yung iba. Kumbaga tigil na yung panunuyo, buhay na yung puno. So ang ginawa ko na lamang po dyan ay unti-unti ko pong nilalagyan nung ganun na mga poste at ating pong unti-utay-utay na itinatayo yung iba. Kaya po ayun, medyo kahit papaano nagagawa natin ng paraan. Although hindi po ganung pangkabunga kasi nga po pinare-recover pa natin talaga ng ayos. At syempre po abono pa yan, spray ulit. Ganun po talaga, magastos, pero okay lang yan. Basta titingnan natin kung ano po yung kulang sa ating talong, mga kapatid. Tulad po nung itinatayo, halika po, papakita ko sa inyo yung ating nasimula na. At syempre tayo po ay mamimitas nga. Bale, ito na mga kapatid yung ating nilalagyan ng magtatapak na tayo madulas. Yung nilalagyan natin ng poste, no, madre kakao kung tawagin dito sa amin. O kung meron man po kayong mga kalbang o kawayan yan tulad po niyan. Ayun na lang po mas maganda ilagay kung may itatayo po kayo. Parang nagawa tayo ng balag. Pero ito po ay itinatali ko lamang para po, pero hindi siya hapit na hapit. Kumbaga, kung halimbawa ganito pong hilik, hindi ko po siya iniaangat ng sobra-sobra kasi po baka maputulan ng ugat, magkaroon tayo ng problema. Kaya po yan, tulad po nito, okay na. Yun po yung mga nilagyan ko, mga kapatid. Tulad po nito, ito yung poste, yan pababa. Tapos ito na po yung mga itinayo ko, yan. Hindi lang naman din po ako nagawa nito, yung iba nating kapwa farmers ay ginagawa na rin to. Pero yung pong kanila talaga ay ginagastosan nila kasi po yung kanila talaga ay pasadya, kumbaga pantay-pantay yung poste nila, yung kawayan nila. Kumpara po dito sa akin na medyo kulang tayo sa budget, mas pinabuti ko pong maghanap na lang dito sa amin. Dito naman sa amin may nakukuha pang ganyang ano. Yun na lamang po ang aking pinagtsatsagaan at para hindi na tayo gumastos dahil wala na rin po naman akong maitutustos pa kung sa ganun kasi po mahal din ang kalbang kung tawagin o panulos at saka syempre yung tali yan, pinagtutugsong-tugsong na lang po natin yan. Ito, papakita ko sa inyo itong ito, yung mga bionic ito. At yung nylon na to sa pang taas, pang ito po ay pang sitaw din o pang ampalaya. Ito po yung nilalagay nila. Ayan po, tinataas ko lamang. Kanina lang pumaga, nagsimula po ako dyan hanggang doon. Yan, yan na po yung nilalagay natin. Awa ng Diyos po naman, okay naman yung ibang talong. Medyo naganda, nakaka-recover ng ayos. Spray na lang po, abono muli. At yun, pabubungahin uli natin. So yun, ito lang. Kunting dahan-dahan lang mga padi yan. Yung tali niyan, tapos dito. Tapos maghuhuli pa tayo ng iba pang poste para hindi siya na masyadong nakalungyo. Para may pagkapitan pa tayo.
So ayun, yun lang mga kapatid. Pinakita ko lang sa inyo dahil kahit paano doon sa tayo tulad natin, mga nagtitipid, at kung tayo po ay nasa lugar na meron naman tayo makukuha na panilo, pantulos, at pwede nating ilagay dyan kung may hilig man po tayong talong, yun na lang po ang ating mas mabuting kunin, dahil para po tayo makatipid ng kahit papaano, malaking bagay na po. So ayun, halika na, makamitas na tayo mga kapatid. Eto, may pa-order tayo na ilan kilo ang luto. Yan, ito na po yung bunga. Yung iba po medyo baluktot pa, yun nga pong napahiga, kaya kailangan po nito mabunuhan pa natin ng Unique 16 at calcium nitrate para po walang bumaluktot, o kaya complete o winner. Yan, alin man po dyan sa mga, pero yun nga, ang lagay lang natin syempre utay-utay lang mga kapatid. Hindi po natin pwedeng kumbaga gusto natin pabungahin, bibiglain natin, medyo nakakasama din po dahil medyo may stress yung puno natin sa sobrang biglang bulusok sa ugat. Syempre kailangan lang po uti-uti, at syempre lalayuan natin ng konti sa punong puno tulad po nitong ganitong edad. Kahit po malalaki ang puno na, talagang pag nakarating din po sa ugat ay nakakahinayang kung mamamatay pa atin ang kumbaga na papakinabangan na natin. Ayan, hanap tayo doon sa ano. Ito, kailangan maganda yung ating maibigay doon sa ating mga customer na order. Siyempre, para naman mawili sila, at siyempre, bago yung ating pitas. Ngayon ko din po ito i-deliver. Ayan. Sipin po mga Quezon pa ako, tapos deliver po nito ay Laguna pa po. Doon sa diretso na sa sundo ng aking asawa sa trabaho. Tapos yun, sabay na nga po itong talong. Malaking bagay po there sa ating pang-araw-araw. Siyempre, ayan. Yung iba, hindi ko pa naalis yung kailangang alisin. Dahil po, inuuna ko nga yung pagtatali. Yan naman po, pag natalian, mabilis ng ating makukuhanan. Na pagka po ganito talagang nakadapas, medyo hirap ako. Kasi po talagang sinusuyod pa natin sa ilalim. Tulad po yan. Yun naman pong iba, na tulad nito, reject na. Atin na pong inilalayo. Ating itinatapon na. At dito naman po sa lugar namin, kahit puro talong naman din po, kaya kung ano, sana pamimigay na lang kung sakali yung iba mapapakinabangan pa yung ilang walang butas. Ayun, maganda dito. Ito dapat ang yan, mga kapatid, ito yung bunga ng ating talong. Okay na, siguro mga ilang kilo na rin yun. Ayan, tulad po nito mga kapatid, ang inaalis natin. Yan po. Yan po ay ano na. Ito po ay hindi na pwede. Mga baluktot, tapos may butas pa. Pag naalis po natin yun, sabay spray po tayo. Siyempre, makikita nyo rin po dito yung ating ini-spray na ginagamit sa ating talungan. Yun po mga gold, syempre Lanate. Yan po ang ating ibinobomba dito. At subok na po natin 'yon. Yan, ganda, inis. Bibili tayo ng ilang kilong uling abono para malagyan ulit natin 'to.
Yan. Marami ng buko, kailangan nating alagaan yung buko. Yan oh. Mga kapatid, maganda ngayon. Yan oh, gubat po. Ito po yung tinatabasan pa natin. So yun. Pitas muli ako mga kapatid. Dyan po muna tayo.